Hi guys, good morning and good day po sa inyong lahat. Welcome to my channel and welcome to another episode of my vlog. So guys, today, papansin nyo, nasa Pilipinas ako ngayon. So, kabakasyon po ako ng 15 days. So medyo matagal-tagal akong magliliwaliw at mag-enjoy dito sa Pilipinas. So guys, anyway, today pupunta tayo ng Parañaque. So marami tayong aasikasuhin tulad ng yun nga, pupunta ako ng Parañaque doon sa school ko nung college, sa Pats College of Aeronautics. So dati nung gumraduate ako, nasa tabi ng domestic airport. So lumipat niya ata sila ng Parañaque, anong doktor, Dr. A. Santos, anong sukat. Kasi anong sukat road daw eh. Ano yung hahanapin natin? Pwede kayang kumanan dito? Pwede siguro. Wala na. Okay guys, so on the way na tayo ngayon doon. So medyo malamang marami akong traffic na madadaanan. Dito ngayon ako along Bagong Ilog yata to. Bagong Ilog. No, hindi. Sa Ugong Pasig. So papunta na tayo ng C5. So sana hindi siya masyadong traffic. Pero malamang doon sa may kalayaan, medyo traffic. So guys, so yun nga, kukunin ko na nga, magre-request ako ng transcript of record, saka ng copy ng diploma. At the same time, kailangan ko siyang i-pa-test, saka pa-retrieve sa DMV. Kasi baka kailanganin ko doon sa Dubai. Just in case na kailanganin, at least meron na akong kopya. So madali lang naman yun, re-request lang ako doon at malamang babalikan na lang yun after how many days para pick up and or pa-attest sa DFA tsaka pa-red ribbon. By the way guys, siya nga pala, itong motor na gamit ko is a 2009 Kimco Super 8125. So okay naman siya, malaki, bagay na bagay sa akin. Actually, nabili ko lang siya second hand. So, kasi plano ko noon, bumili ng brand new, yung Yamaha N-Max, saka ng Yamaha Eos. So, kaso parang naipag-isip-isip ko, tsaka marami nag-advise sa akin na parang hindi yata advisable bumili ng brand new, lalo na ako eh, isang OFW at nakabase sa ibang bansa. So, paano kapag babalik na ako ng ibang bansa? So, paano yun? Sino mag-aalaga or sino i-start? So, kailangan nyo, di ba? At least yung motor eh, na i-start nyo, papatakbo nyo. So, useless din kung bibili ako ng brand new para ako nagtakbo ng pera. So, I decided to buy a second hand motorcycle, which is this Super Kimco 125. Actually, yung isang kasama ko sa work, eh, nirefer lang sa akin yung nagbebenta ng motor. Nabili ko siya ng 35,000. Actually, ang first price niya is 38. So, nagkatawaran, kukuha ko ng 35. Actually guys, itong motor na to is ano na siya, na-upgrade na yung carb niya. So big carb na siya. So ang nangyayari, para na siyang 155cc. So actually ayos naman. Nung nag-meet kami, actually hindi ko na nga siya tinest drive eh. So parang kasi yung seller is parang confident siya na maganda yung motor, maganda yung condition. Tsaka ano naman siya, trusted naman. Kinuha ko na, nagkabayaran na kami nung unang sakay ko. Kasi actually, first time ko rin palang nagkaroon ng ganyan ko, classic motor in scooter. Kasi yung mga previous motor ko is semi-automatic. So, wala siyang cambio. Yung nabili ko, automatic lang siya. So, nakakapanibago. Tapos guys, nung nakuha ko na siya, the next day, pinapalitan ko na siya ng oil, ng gear oil, tsaka ng brake pads, pinatingin
hingin ko na rin yung electrical. So yung electrical medyo nagkaroon ng problema kasi yung mga fuse medyo ano na siya, yung busted na. So pinapalitan ko na siya ng fuse, tsaka pinacheck ko na rin yung electrical. So far okay naman, wala naman akong nagkaroon ng major bad experience sa motor. So yun guys, so actually ngayon maganda naman ang performance niya. Ayoko lang guys eh, medyo maingay yung shock niya sa front tsaka yung sa likod. So medyo lumalangit-ngit, so medyo sabi ng mechanic ko, ispalidi na lang talaga yun. So anyway, madali naman palitan yun kasi may budget. At yung palang gulong nito eh bago. Nung nakuha ko siya bago, tsaka yung brand ng bike niya is Exos. So medyo maingay. Pero tama lang, hindi naman siya open. Pinapalitan ko na siya ng fan belt tsaka yung mga bola. Pinalinis ko yung clutch lining, pinatune ko. Kasi yung lahat ng panggilid pinalinis ko yun. So very very smooth na siyang tumakbo. Para na siyang brand new ulit. So overall experience, okay naman. Very very worth it yung pagkakabili ko ng motor na ito. Si Kuya mahataw, pero tayo kalmante lang tayo. Takbo-chabi lang tayo guys. So maano lang tayo, 40 to 80, maximum 80 km per hour lang ang takbo natin. Mahirap naman disgrasya. Lalo't lalo na ako bago pa lang ulit nagmo-motor. So kakapahin ko muna yung motor na ito. Yun guys, finally! Nandito na tayo sa service road ng SLEX. So medyo malapit-lapit na tayong makarating sa pupuntahan natin. Siguro mga maximum 30 minutes ando na tayo sa Parañaque. At least naka-survive at nakaligtas tayo sa traffic doon sa C5, sa Bagong Ilog, sa Pasig. Alam nyo na, yung area na yun talagang sobrang traffic, lalo na pag rush hour. So guys, yung kaninang sinasabi ko, yung pag-i-store ng motorcycle for long period of time. So sige, i-discuss natin yon. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano yung proseso ng paggawa ng ganun. Kasi ako, umaalis ako ng Pilipinas, umabalik ako ng after 6 months. So yung motor ko, itong motor na to, iniiwan ko siya ng 6 months na walang nag-i-start, na walang gumagamit. Kasi wala naman talaga akong mapag-iiwanan at mapag-iiwanan. So guys, ang unang step, syempre, lilinisin natin. Kasi yung time na ginamit natin, of course, marurumihan nyo, lalo na pag umuulan. So papakarwash natin, papalinis natin ng maigi, tapos ipapalish natin. Then after that, pag nalinisan na, pwede na natin siyang i-change oil. Siyempre, yung lumang langis na nagamit, marumi na yon. So medyo masama yon pag na-stuck yun sa loob ng makina. So kailangan natin siyang i-change oil. At the same time, siguro mas maganda yung may flashing para talaga yung sagad yung yung mga dumi sa loob ng makina masaid. So after nating mag-change oil, of course, syempre next step is tanggalin natin yung yung terminal sa battery para hindi ma-discarga yung battery. Kung meron kayong charger ng battery, ayun, pwede yung habang naka-stack yung battery, pwede yung siyang i-charge from time to time para hindi nasisira. Kasi ang battery kapag hindi nagagamit yun nasisira. So disconnect lang natin yung mga terminal, tapos kapag mayroon kayong charger, i-charge lang. Pero ako, wala akong charger. Ang ginagawa ko, mayroon akong pan-jump start
every time na kagagaling ko ng ibang bansa, tapos papaandarin ko na yung motor, gumagamit na lang ako ng ano, yung pang jumper, pang jump start pala. So, o kaya, isi-series na lang sa mga sasakyan para umistart lang, para kumarga na. So, yun ang next step, katanggalin natin yung terminal sa battery. Susunod naman, ito, hindi ko sigurado pero kasi ako, dinidrain ko yung ano eh, dinidrain ko yung fuel doon sa tanke. So, sabi nila, huwag daw i-drain. Pero ako, dinidrain ko. Ngayon, nung mga nakaraan, napansin ko yung, siyempre, kapag walang gasolina, kinakalawa ngayon yung loob ng, ano, tanke. So, actually, dalawang beses ko nang ginawa yun eh. So, yung dinidrain ko. Ayos naman siya, kaya lang yun nga, nag-i-start na siyang kalawa. So, nag-research ako sa Google or sa YouTube. Meron akong nakita doon na gumagamit sila ng ano, ng pang-stabilizer, fuel stabilizer para hindi napapanis yung gasolina. Kasi siyempre, kapag iniwan mo yung motor na may gasolina tapos hindi mo nagamit yun, napapanis din yung gasolina. Lalo na pag ang gasolina mo naman eh hindi puno doon sa tanke, dapat yun eh puno para walang space yung moisture, kasi kapag nagkaroon ng moisture yun, kakalawangin din yung makina kahit meron kang gasolina sa loob. Ngayon ganito, syempre pinupuno ko na ngayon yung tanke ko, full tank yun, tapos hinahaluan ko siya ng siguro mga 2 ounces ng fuel stabilizer. Yun ang secret doon, yun yung nagpapanatiling fresh yung fuel kahit hanggang isang taon yun eh, sabi nila ha. So ayun, actually yung stable na yun, yung fuel stable na yun, wala sa dito sa Pilipinas. So nag-research ako, nakakita ngayon ako sa Concord sa Mega Mall. Actually hindi siya stable, kasi yung stable pang ano yun eh, sa mga bansa na may winter. So dito naman sa Pilipinas walang winter, so mahirap talaga humanap. Nakachepo ako sa Concord doon sa Mega Mall, ayun, nakakita ko, pero ibang brand, counterpart siya ng Stabil. Ang pangalan niya is Fuel Stabilizer din. Parehas na parehas din sila, parehas ng content, pero iba lang ang brand. So ngayon, balik ko ng UAE, susubukan ko ngayon. So basta sabi nila, punoy mo yung tanke mo, tapos kapag napuno na, hahaluan mo ngayon ng fuel stable yung fuel. Tapos i-ano mo lang siya, itakbo mo siya na siguro ng mga 15 to 20 minutes para yung fuel stable tsaka yung fuel eh maghalo siya para pumasok doon sa carburetor, para yung tsaka sa fuel line, para yung mixture niyang stable tsaka ng fuel eh talagang halo-halo. So ayun, ngayon basta sa ano, next time pag aalis ako, susubukan ko yun. Hindi ko pa natatry, pero marami nagsasabing effective daw yung ganong klase. Guys, mali pala yung palang pagtanggal ng battery sa yung terminal sa battery, last step na pala yun, kasi siyempre pagka car wash, change oil, tapos yung langis, haluan, ay yung fuel, haluan nyo ng fuel stable, papaanda rin ng 15 to 20 minutes. Tapos after nun, pag okay na siya, siguradong in 20 minutes, siguradong halong-halo na yun. Ayun, pwede nyo nang i-disconnect yung terminal doon sa battery. Tapos yung battery, syempre, itago nyo na lang. Or tulad na sabi ko kanina, i-charge na. So, ayun guys, after nung matapos yun, pwede nyo nang i-garahe, pero i-center stand nyo para hindi nakadikit yung gulong sa flooring, kasi minsan kapag nakadikit yun, syempre kapag matagal mo hindi nagagamit, sumisingaw yung gulong, so nade-deform yung gulong, so sayang lang. So ganun, kailangan yung dalawang gulong eh medyo nakaangat, kasi sa akin usually kapag bumabalik ako ng dito sa Pilipinas, pag start ko, flat pareho yung gulong. Siyempre,
understood din dahil hindi nagagamit talagang wawala ng hangin yun. Tapos, pag na-park nyo na ng maayos, pwede nyo na siyang kumutan. Bili kayo ng ano, ng cover na pang motor. Para a few moments later. Sorry guys, naloobat ako. So, yun nga yung last step na nabanggit ko. So, pagka-park natin ng maayos, bila na lang natin siya or kumutan natin siya. Park natin ng maayos. So, kahit maaari nga sa loob ng bahay ko. So, yun guys, napakasimple lang yun. Kaya-kaya natin yun. Basta, pero hanggat maaari, meron kayo mapagbibili na mas maganda talaga yung meron na nag-start. Kasi mas maganda yung nagsisirculate yung luggage niya sa loob. Tsaka yung gasolina na kumulit. So, mas maganda pa rin. Pero kapag talagang walang-wala tulad na sa akin, mas maganda yung ganitong proseso. Kesa naman yung iiwan nyo na lang yung motor pa sa pagkagamit, iiwan na lang. Wala, masisira talaga yung kahit na sabihin mo. Kahit bago pa yan, masisira. Kasi yung dati kong motor, yung Suzuki Shogun, gano'n na nangyari. Basta iniwan ko lang siya, after 6 months, kapag start nyo naman, pero wala, nasira lang, sayang yung pera. Pero guys, kung meron kayong mga suggestion, kaya may mga ibang tips pa para sa pag-i-store ng motor ng mahabang panahon, pwede nyo i-comment dito at i-share nyo rin. I-share nyo rin tong video na to para sa mga super 8 nating gumagamit eh, alam. Lalo na yung mga FW na iniiwan yung motor. So guys, sana nagustuhan nyo yung video na to. So mag-comment lang kayo, i-share nyo rin at saka i-like. Subscribe din po tayo sa channel. So yun guys, nasa area na tayo ng Paranaque. So medyo malapit-lapit na tayo sa pupuntahan natin. 10 minutes na lang. Siguro sa Junisio, Paranaque yata. Medyo pabilyan sa akin. Checkpoint. So yun guys, so sige. Sana guys, may natutunan tayo doon sa discussion natin. Siya nga pala guys, bago ko i-end tong video na to, meron akong i-re-recommend sa inyong shop. Kung malapit kayo sa area ng Pasig, punta kayo doon sa AGM Scooter, doon sa Market Avenue. Ano sila doon? Puro specialista ng scooter. Lalo na sa mga sa akin. So, okay silang gumawa doon. Tsaka hindi sila maano magpresyo. Hindi sila taga magpresyo. Basta magre-recommend sila sa inyo ng magagandang parts, saka kung ano yung maganda para sa motor. So guys, back to Pasig na ulit tayo. So medyo gabi na, pero pauwi na rin tayo. So bago ko umuwi, dadaan muna tayo ng McDonald's. Magda-drive-thru muna tayo at medyo